ang kapal ng mukha. PNP pa talaga ang magsasampa ng kaso kay Vice President Sara at sa VPSPG dahil lang daw sa pagtapik sa isang pulis. E papaano naman itong ginawa ng isang pulis na pinagsarhan si Vice President Sara ng pinto? Gayong nandoon pa siya sa harap mismo ng pintuan ng ambulansya. Hindi ba ito nakita ng PNP? Tila nga ginagawang dahilan ang insidente na ito ng Presidential Security Command na tanggalin ang lahat ng security personnel ng Vice President Sara. Si Vice President Sara pa talaga ang pinapakasuhan at si Colonel Achika dahil lamang sa pagtapik. E kitang-kita naman sa video kung sino dapat ang kasuhan. E muntik nang maipit si Vice President Sara gamit ang pinto ng ambulansya, ang kakapal ng mukha ng mga kapulis na ito. Nasarurok na tayo ng kasabawan. Pinapakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte at si Colonel Lachica dahil sa tapik, direct assault, disobedience to authority, and grave coercion. Paano naman yung tangkang pag-ipit kay Vice President Sara gamit ang pinto ng ambulance ni Medical Officer Jason Villamor? Ginawang dahilan din ang insidenteng ito ng Presidential Security Command na tanggalin ng lahat ng security personnel ng Vice President. Sampal ito sa professionalism ng VPSPG sa pangungunan ni Colonel Lachica. Kitang-kita ang threat kay Vice President. Napaka-adequate ng response. Bakit pinaglalaruan at ayaw seryosohin ng PSC ang security ni Inday? Gusto niyo ba siyang masawi? Dapat kasi huwag gawing personal ang relasyon ng mga sundalo at pulis sa mga politiko. Kaso, kailangang himo ng mga general ang ng mga politiko para ma-promote. Inadapt ng mga PMA classes ang mga politiko bilang mesta nila. Umaasa ang pulis sa personal na suporta ng mga politiko para sa kagamitan nila, etc., etc., etc. Ayun, pati security detail ng highest officials ng bansa natin na pupolitika. Lumalabas talaga sa kasaysayan na salot ang pamilyang Marcos. Kaya sana lang last na Marcos na si Junior. Grabe na talaga ang impluwensyang kaadikan ni Bangag. Pati mga kapulisan ay tila wala na sa kanilang matinong pag-iisip. May araw din kayo kapag naging pangulo na si Vice President Sara. Samantala, nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker patungkol sa mga feedback ng ibang bansa kay BBM. Nakakahiya na nga daw ang Pangulo ng Pilipinas. Pati ang mga OFW, ikinakahiya na rin si BBM. Narito ang buong komento traction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Mga lords, ibinalita sa College Times isang sikat na news article sa UAE at basahin natin ang ibinalita. Marcos Jr. begged for understanding of his kababayans in the UAE as he would not have time to meet them. UAE, Philippine President apologizes to expats as he won't have time to meet them during Abu Dhabi visit. Nako, Mr. President, feeling ko nakakahalata ka na. Kasi actually mga lods, UAE, ay, Duterte yan. Diba? Almost, kung hindi lahat, almost na mga OFW na nasa UAE, solid Duterte yan. Tapos tignan nyo mga lods ang comments ng mga kababayan natin. Tignan mo ang comments ng mga kababayan natin dito sa news na to. Mararamdaman mo talaga mga lods yung galit at poot ng mga kababayan nating nasa UAE, no, sa ating presidente. Eh kasi naman, Mr. President, hindi mo masisi ang mga kababayan natin. 'Di ba? Ano ba kasi ang pinaggagawa ng Marcos admin sa mga Duterte?
Wrong move po talaga ang ginawa nyo sa mga Duterte. Sige pa, no? Mr. President, Marcos Administration, sige pa! Galitin nyo pa ang mga Pilipino. Ang mga Duterte pa talaga ang pinag-iinitan nyo. Good luck! Buti naman at naisipan mong wag na lang imet ang mga kababayan natin. Baka makatikim ka ng di ka nais-nais, Mr. President. Thanks the military for doing nothing. You think they are takot sila? Well, we'll clap our hands and say that the military is takot. Kaya sinabi mo, Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, oh. Hindi ako. What is the worst manifestation of element of silent martial law that you can now see in this government? Hindi naman talaga martial law because martial law is something like... The silent martial law. Martial law is a military takeover. Mayroon akong isuggest. Itong fracture na ito, mabigat to. Tapos ang nasa taas sa Congress, tambaluslos, pati ang presidente, they're now trying to be in cahoots. They would attempt to change the constitution. Diyan na ang magulo dyan talaga dyan. And to make Martin from speaker, mag-transition to si Martin, mag-transition to speaker to the parliamentary prime minister, under his debut. Ceremonial president na lang si Marcos. Sir, what's your reaction for the possibility of no L next week? No election? Possibility? It can be possible. Wala ka di yung cards wala sa Pilipino. It's in card, the cards is being held by Martin Romualdez and President Marcos. Tama. Kawawa talaga ang Pilipinas, mga lords, no? Sa ambisyon ni Tambaluslos na pati si PBBM ay nagpa-under the saya sa kanyang pinsan at sa first lady, ang kawawa, mga Pilipino. Imaginin mo, magti-3 years na ang Marcos admin, wala namang proyekto. Wala naman tayong proyekto na nakikita sa Pilipinas. Tapos, magagalit kayo kung nagsasalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hayaan nyo siya kasi siya ang mas nakakaalam, dati siyang presidente. At kailangan ng mga Pilipino si Taday Digong ngayon. Lalo na sa mga katakot-takot na korupsyon at mga buisit na ambisyon ng mga pulpolitiko, lalo na talaga yung si Romualdez, no? Kapal ng mukha, hindi ka naman talaga iboboto ng mga Pilipino. And sana lang, mga lods, yung mga AFP natin, yung mga men in personnel natin, no? Sana maprotektahan yung pagiging independence nila at hindi talaga sila ma-impluensyahan. Kasi sobrang kawawa tayong mga Pilipino. Walang magdidepensa sa atin. Walang makikinig sa atin. Kasi pati ang AFP, baka na sulsulan. Baka nabigyan din ng white envelope. Mukha ngayon lang nangyari na ang tingin ng taong bayan sa ating mga men in uniform ay madumi na. Bago maging pangulo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, madami ang kapulisan. Nang naging pangulo na ang dating Pangulong Duterte, tinanggal niya ang mga mantsa at nilinis. Pero ngayong pangulo na si BBM, tila bumalik na ang pagkadumi ng mga kapulisan. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.